What's up mga kabert? What's up mga kabert? Sup mga kabert? Sup mga kabert? Sup mga kabert? What's up 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 mga kabert? Sa wakas, nakauwi na rin ako mga kabarks. Napagod, mas napagod pa ako sa pagbiyahe ko kaysa dun sa trabaho ko. Hindi ko na, parang hindi naaabot yung gutom ko. Kain muna tayo mga kabarks, ito muna kainin ko. Ay, magbibiskwit muna ako. So ayan, ito ay apricot. Apricot jelly. Tama ba? Jelly to, no? Apricot jelly, tapos ito, biscuits, ito yung para siyang ano sa Pilipinas, parang sky flakes, yan, yung ano nito, yung lasa nito parang sky flakes, yan, tsaka meron tayong dalawang klase ng cheese, ayan, mild and creamy cheese, tapos ito naman ay, yung may walnut. Ang sarap nito. So, kakain muna ako mga kabert. Nagugutom na talaga ako. Ang tagal ng ano, matagal ang biyahe ng ano, ng pagpapasok ako tsaka pag-uwi. Matagal siya. Kasi nga nagbabas ako. Pupunta ako dun sa ano, ganito ang ginagawa ko. Gagamitin ko si Isko, papunta sa terminal ng metro. And then pagdating ko sa metro, kung hanggang saan yung bus, magbabas ako papunta dito. Kasi napapagod akong ano, napapagod akong magbiyahe. Malayo din kaya. I know, alam po sa inyo, nakikita nyo, nakakapagod yung ano ko. Kahit nakatayo lang ako tagda-drive. Yung hampas ng hangin, masakit sa mukha. At saka yung kamay ko, nag-ano siya na namamanhid habang nasa daan ako. Kaya naka-gloves ako pagka nagbabiyahe ako. Habang nagmamadali ka, lalong ayaw mabuksan. Pang madali na kain to. Alam mo yung pang ano, pang ano ba itawag doon? Yan ang ating cheese. Sarap pong cheese na to eh. Kain muna tayo. Wala pa si Kero mga kaburks. Nandun pa sa trabaho niya. Si Sam kumakain na rin. Lobat ako ba? Works, lobat. Gusto ko mag-shoutout sa inyo habang kumakain ako. Pero, susubo lang ako mga ilang piraso. Masarap to mga kabarks, i-try nyo. Diyan sa Pinas.
Bumili kayo ng Sky Flakes o di kaya yung Fita. Tama ba? Fita? Pita. Yung Fita na biskuit. Tapos try nyo yung, hindi ko lang ano kung pwedeng, pwede siguro yung Eden Cheese. Ang din, bumili kayo ng ganito. Masarap din blueberry, strawberry jam, hindi pala jelly jam. Apricot jam. Alam ko meron naman sa Shopwise. Yung iba't ibang klase ng cheese na mga naka-slice. Mga European cheese, ganun. Basta kahit anong cheese. Try nyo yung Eden cheese kasi hindi ko pa natatry ng Eden cheese eh. May talo na kami kaya lang papainit ko pa yung ulam. Kakatok, kanin. Shout out po kayo. Shout out! Kay Ros Pabalan, kay Roslyn Pabalan. Dati pa po itong subscriber namin. Ang sipag sa comment section. Shout out po kay Ninita Castilla. Shout out kay Miss D. Shout out kay Irene Pinon. Rosana Costales. Annalisa Bulakha. Freddy Rose Kimoyog. Enchi Bustamante. Shout out po kay Loida Barcelon. Mayroon siyang comment dito, wait lang. Ask lang bakit hindi kayo maghanap ng bahay. Sige nyo sa apartment, dumalangan kayo gamit. Ito pong bahay na to, amin na po to. Niloan po to ni Kiro. Para po dun sa mga bagong subscriber pala, sa hindi mga nakakaalam. Ito pong bahay na tinitirahan namin, itong unit, itong flat na to. Rent-on po to. Ibig sabihin, niloan po to ni Kiro. Parang sa Pag-ibig, ganun. Pero ito bangko. Niloan po to ni Kiro 5 years ago before po kami dumating dito sa Finland. Bago kami dumating, nung na-approve yung visa namin, nag-loan na siya ng bahay. Thanks God at na-approve naman siya. Kasi hindi po biro ang kumuha ng bahay dito mga kaberks. Mahal. Kailangan nyo ng hihingan kayo ng down payment. Hindi ko alam kung ilang percent ang down payment. Pero yung kay Kiro noon, parang ang kinuha yata sa kanya is parang 8,000 yata ang hiningi sa kanyang down payment. Deposit, parang ganun. Di ako sure kung basta ganun. Basta 8,000 euro yata. Hindi po biro kumuha ng bahay dito mga kaberks. Kahit po yung pag-upa, mahal po ang upa dito. Lalo na dito sa city. So yun, sa mga hindi nakakaalam, ito po ay niloan ni Kiro. At saka hindi po kami masikip dito sa bahay. Akala nyo lang po masikip kasi sa mga gamit. Dalawa po yung bedroom namin, mas malaki yung bedroom ng mga bata. Tatlo nga sila dun mga kaberks eh. Yung bed ni Reng malaki. Dati naming bed ni Kiro, yung queen size yung bed niya. Tapos meron kaming meron bed si Sam na bunk bed. Ang ilalim, ang baba, ang natutulog si Karina. Single bed. Si Sam naman sa taas. Wala lang po kasi kaming time na mag-ayos ng gamit, gawa nga ng busy kami. Pero pagka nakaharap namin yan, magligpit ng gamit.
Shout out po kay Ron Oil. Shout out kay Ate Mai. Mighty Mai. Kay Daisy Salazar po. Kay Arian. Shout out kay Merlin Capon. Shout out po kay Giap. Kay Andrea Manzano. Mary Jane Mardocchio. Kay Marveluz. Kay Mami Dia. Salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Shout out din po kay Ode Odeng Meravite. Celia Ampig. Baby Reyes. Vivian Sikat. Shout out po. Melody Mutia. Maria Teresita Cabanyas. Shoutout kay Kyle Gabriel ng Bormati Family. Shoutout pala Bormati Family from Kyle Gabriel. Angelo Baldo. Christina Ausa. Ongona JV. Evangeline Digol. Then Marie Rivera watching from Philippines. Helen Gaerlan. Tama ba? Parang pang-foreigner yung apelyedo niya. Grace Paulino. Josephine Bilogo. Good morning din po kay Elsa Manglalang. Shout out po from Pampanga. Shout out din kay Salita Layson. Anale Pairat. Shout out din po kay Wilma C. Morieta, California. Hi po sa inyo dyan sa California. Shout out din kay Leila Sapinoso. Kay Violeta Alboroto. Kay Chona Cruz. Rosemary Pancho. Yung mga hindi po na siya shout out agad. Antay-antay lang po kayo. Masya-shout out din po namin kayo. Lay Mayor Rosalia Atok. Kay Bisayang Abtik. Shout out. Kay Che Villaruel. Shout out po sa inyo. Kay Aryan. Kay Sinen Baliza. Kay Avis Senep. Yap. Sherwin Pamatian. Nida Nakasato. Parang hapon yun na Nakasato. Tama po ba? Hapon po. Hapon po kayo. Kay Mariam Alo Taibi. Kay Nena Maestre Pancho. Kay Nanette Gaugano. Philomena Alonzo. Ay po kay Jerome's Liertz. Ang hirap basahin ng apelyido niyo po. Kay Ninita Castilla. Concepcion 5. Recipe ng puto, gagawin ko po bukas. Kasi magpuputo ako. Dadalhin natin dun sa birthday ni Damian. Kay Susan Malihan. Kay Marilu Keho ng Torinque, Finland. Nonifa Franco. So, cut ko muna kayo kasi tumatawag si Julie Bells. Halo! Halo. Aba. Dito si Bila. Kaya nga. Porke gumag... Nakahiga dito sa box. Hoy, porke gumagapang na si Bella, gumagapang na din yan. Hindi. Hindi ba umuulan dyan? Dumating na yung inyong ka-Berks. Hello mga ka-Berks. Muulan sa Tusula? Madilim. Doon din. Nakarapin ko lang, daling work. Pakulimlim. Muulan nga dito mga ka-Berks. Tumawag si Jules, nagpi-fishing na sila. Namimingit na? Makulimlim din doon. Kanina ba eh? Sa'yo. Gagayin ko sana eh. Wala, nagugasin na ng kamay mo.
Tarap, no? Kalimutan kong bumili ng blueberry, eh. Bilista ako? Hindi, mag-bilista muna. Diba? Tanghali na, magto-12 na mga kaberks. Nakabili na ako ng, ano, lab. Yung gagawin kare-kare. Tsaka nakabili ako ng sariwang ano, sariwang okra. Sa tindahan ng mga Arabo. Arabic store. So tapusin ko muna tong pagkain namin mga kaberks. Shoutout ko na lang kayo yung iba. Shoutout ko sa next time. Kasi magla-lunch kami. And then, papasok kami maya-maya. Mauna siyang pumasok. Siya, 1. Ako naman, mga 2 na ako papasok. Kasi, naka-close yung restaurant na nililinis ko. So, kailangan ko mag-adjust ng pasok. Dahil ang close ng bangko ay 5. 5 pa. 4:30 to 5. Kaya hindi ako pwedeng pumasok ng maaga nun. So, yun lang mga kaberks. Bye. So, gagawa na tayo ng kutsinta mga kaberks. Pero ilalagay ko pa rin dyan ang ating sukat. So, una natin gagawin ay 2 harina. Ang ginagamit ko ditong harina lagi mga kaberks ay ano, cake flour. Kasi nga wala naman ako makita ditong all-purpose flour. So, lahat ng ginagamit ko ay cake flour. 2 cups na flour. 2 cups na tapioca. Tapioca flour ang gamit ko. Yan. And then, two cups din na sugar. Or depende sa inyo kung gusto nyong bawasan ng ano. Gusto nyong bawasan ng asukal. Haluhaluin lang natin to mga kabarks. Lagyan natin ng asin. Mga 1/4 teaspoon ng asin. And then, 5.5 cup na tubig. Oops, ano yun? Tapos, dahil wala akong atswete, gagamitin ko ay red at saka yellow na food color. Para makagawa tayo ng orange na kulay. Tingnan natin kung gaano karami ang kailangan natin para ma-achieve natin yung orange. So, 1/2, 1/2 muna. 1/2 na red, 1/2 na yellow. Ayan siya. So, kulang pa ng kulay. Tapos lalagyan na natin ng lye water. Two TSP na lye water.
Teaspoon lang mga kabergs. Yan. Saka natin ito sasalain. Para pino. So, ganun lang. Salain natin to. So, that's it. Sasalang ko na to. Ganyan lang kasimple mga kabarts. Salang na natin to. As usual mga kabarts, kailangan natin lagyan ng oil yung mga hulmaan natin bago natin lagyan ng mixture. And then yung ating takip mga kabarts, dapat merong cloth. Lalagyan natin ng cloth para hindi tutuloy yung tubig sa niluluto natin. So yan, magsasalang na ako. Abangan nyo na lang ito pag naluto na mga kabergs. Good morning mga kabergs! At pagkatapos ng makikipagbunong braso kagabi, ayan, tapos na yung ating kuchinta. Ayan yung ating kuchinta mga kabergs. Ngayon naman, magagawa ako ng nito, yung binubudbud na niyog. Tapos lalagyan ko ng sesame seeds na may asukal. And then yung iba ay lalagyan ko ng yema. So ayan na nga mga kabirds. Hindi ko na ito naipakita kagabi nung naluto na siya dahil inaantok na ako. At ngayon naman ay galing ako sa work, katatapos ko lang, alas 10 na ng umaga. Ang gagawin ko naman ay yung puto. So, abang kayo mga kabirds. First, lalagyan ko na lang ito ng yema. At saka itong coconut na may sesame seed. Lagyan lang natin ito ng yema. Itong yema na to, nabibili lang ito mga kabirds. Pwede rin kayong bumili kung gusto nyo or gusto nyo naman gumawa na lang kayo.